Si Kay Soto na kaya ang magiging kauna-unahang first full-blooded Filipino na makakapasok sa NBA? Yan ang ating mga tanong na sasagutin ngayon, mga chong. This is Mike Dumagin at welcome sa Timeout Review. Pero bago yon, please subscribe and click the notification bell button para wala kang malagpas ang video natin. Tara! Matapos ngang banggitin ng coach ng ating pambato na si Kai Soto ngayon sa TSF na magtutuloy na siya next year sa NBA, ay dito pumasok ang katanungan na kung si Kai Soto na kaya ang magiging kauna-unahang NBA player ng mga Pinoy. Pero bago yon ay huwag niyong kalimutang i-like ang ating video para ang YouTube ay ma-recommend pa to sa mga chong natin dyan na hindi pa to napapanood. Naging usap-usapan nga ngayon ang naging desisyon na ito ni Kai. Well, hindi pa naman kasi talaga sa kanya nang galing na hindi na talaga siya magko-commit sa NCAA, kaya may mga possibilities pa din na maaari magbago ang nabanggit ng kanyang coach na si Coach Rob Johnson. Lalo na ngayon, mga chong, na mas tumataas na din ang pressure kay Kai habang nalalapit na ang pagtatapos niya sa paglalaro niya sa high school. Ang magiging sunod kasing desisyon ni Kai ay magiging malaking epekto talaga kung ano ang maaaring kahinatnan ng kanyang career dito sa US. Pero kung sakali man na hindi maglalaro si Kai sa NCAA, ay meron akong naisip na baka mayroon na nag-offer kay Kai from NBA. Yes, mga chong, tama kayo nang narinig kasi hihira lang talaga ang mga players na from high school ay nag-straight path from NBA. Kaya kung meron man nag-offer kay Kai na makakapasok siya at pinayuhan siya na mag-training na lamang at palakasin ang kanyang pangangatawan para nang sa gayon kapag tama na ang oras ay magpapadrop na siya sa NBA. Well, opinion ko lang naman ito, mga chong, dahil bihira lang talaga ang mga players na ganun. Pero kadalasan kasi ay dumadaan muna talaga sila sa NCAA para dito ay makita talaga nila yung totoong pressure ng isang liga. Maaari kasi magbago ang mga scores at stats na nagagawa ng isang player from high school to college. Kaya may mga young prospects na magaling from high school pero pagdating ng college ay medyo na pag-iiwanan sila. Kaya sa college talaga nalalaman yung turning point ng isang player kung maaari ba siyang makapasok sa NBA o hindi. Kaya ngayon, mga chong, napag-isip-isip ko na mukhang 50-50 pa rin para sa ating pambato dahil hindi ko pa naririnig talaga mula sa kanya na mag-straight path na nga siya from NBA at magsasanay na lang para palakasin yung pangangatawan niya. Kaya sa ngayon, mga chong, ito pa lang yung synopsis na maaaring nating makita mula sa ating pambato na si Kai Soto. Kaya ikaw, ano sa tingin mo ang maaaring maging desisyon ni Kai? Magtutuloy na kaya siya sa NBA o papasok muna siya sa NCAA ng college para ipakita ang kanyang tunay na skills? I-comment mo lang yan at huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button kung nagustuhan mo tong ating video. At para updated ka na rin sa mga videos na ginagawa ko araw-araw. At syempre, shoutout kila Christian Magdasok, Miguel Manisilla, Eljo Rafael Malilay, Steven Kapati, Francis Pardo, Jaylord Pimentel, Franz Pulusan at kay JC Tero Rendon. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. It's already time out. See you tomorrow.